sayang na sayang. At kahit alam natin na may problema sila ngayon, yung pera nga, dahil pinabubulaanan ng aking source, yung tungkol sa babae. Wala, hindi nang bababae si Aljo. Viral ngayon sa social media ang balitang hiwalayang Aljur at Kylie Padilla na ayon sa mga netizens ay tila ba hindi na nagsasama pa sa iisang bubong ang mag-asawa kasama ang kanilang dalawang anak. Ito yung nagsimulang umugong ng mag-post ng ilang mga cryptic messages itong si Kylie Padilla patungkol sa pagsasama nila ni Aljur Abrenica. Samantala, sinubukan umanong kumpirmahin ng isa sa mga haligi ng showbiz balita na si Christopher Meen sa pamamagitan ng paghingi sa bawat tanig ng panayam. Subalit nabigo di umano ito. Pero ayon dito, meron daw ibinigay ang isa nitong reliable source na information na naging dahilan daw ng hiwalayan ni Aljur at Kylie. Narito po ang buong video. Tayo ay nagkaroon ng pagkakataong may makausap. Nagtatry din kami sa panig ni Kylie pero walang sumasagot. Sa panig naman ni Aljur Abrenica, meron kaming nakausap na isang source na nagsasabing Disyembre pa lang last year, nagkakaroon na talaga sila ng problema. At ang ibinabato laban kay Aljur ngayon, hindi ko alam kung mula sa kampo ito ni Kylie o ng mga iba lang na nanghihimasok sa issue, babae at pera. Ayon sa aking source, yung pambababae ni Aljur ay isang malaking kalokohan. Walang ganitong issue, wala talaga. Pero yung issue ng pera, yun ang sa palagay nila ay totoong totoo. Unang-una, pandemya ngayon, di ba? Mula pa nung nakaraan to, mag-iisang taon na nga tayo sa March, natural lamang na lahat naman ng mga artista ay nahihirapan umanap ng trabaho. Pero si Aljur, sa kabila ng pandemya, ay nagkakaroon pa rin naman ng mga proyekto. In fact, meron pa nga siyang pelikulang ginagawa ngayon, yung kay attorney, attorney Topacio. Ngayon, hindi siguro makasabay sa panahon si Kylie. Kaya, parang para sa kanya, walang kinikita si Aljur, parang ganon. May nakarating na kwento sa pamilya ni Aljur Abrenica na masyadong minemenos ni Kylie ang asawa niya. Na meron siyang pinagsabihan ng mga kaibigan at kamag-anak na siya na lang daw ang gumagastos doon sa bahay nila. At si Aljur wala nang partisipasyon. Ito ay mahigpit na tinututulan ng aking source. Dahil kung wala man trabaho si Aljur ngayon at hindi siya nakakakuha ng maraming proyekto, meron siyang pamilya na todo-todo ang suporta sa kanya. Si Daddy Jojo at si Mami Amor, hindi kailangan magsalita ang kanilang mga anak para tumulong. Romel, sobrang close ang pamilyang ito. Hindi nagtatanungan, nagpapakiramdaman lang. Oo, nagpapakiramdaman lang. Kaya ngayong panahon na ito na alam nila na ito nalalagay sa alanganin si Aljur sa punto ng imahe, tumutulong talaga sila. Tumutulong. Hindi po namin sinasabi na after lamang sa pera si Kylie. Pero ayon sa aking source, matindi talaga ang naging epekto ng kawalan ng kinikita ni Aljur sa kanilang sitwasyon. Sa totoo lang, maaari sigurong balikan ni Kylie yung mga pagkakataon na nakakapagkwento siya sa mga kasambahay nila. Sa mga kasambahay mismo, mga kasama nila sa bahay nila. Doon sa kanyang kampo, pwedeng ang kanyang ina, mga kapatid o kaibigan. Sana kapag ganito na may matinding problema, sabi nga ng aking source, huwag munang bibitiw. Kausapin muna ng mabuti, ng masinsinan, yung direktang sangkot sa isyong ito para sila magkalinawan, ipaglaban nila yung relasyon nila. Di ba? Opo. At saka, si Aljur, kalalabas pa lang daw kasi ngayon sa lock-in taping.
Kaya parang ang dami-dami pang nangyari. Tapos yung singsing na nakikita, ang dami nagpo-post na ubatin si Kylie sa sa Pampanga ba yun? Sa Kylie Royale, so 40 days. Sa 40 okay. days, hindi niya nasuot yung singsing. Pero nung February, okay. bago umalis si Alger daw, bago pumasok sa lock-in, suot pa ang singsing. Pero nung kailan lang, wala lang ang singsing. So, nag-iisip okay. na tao, ano yun? Bakit ganon? Sa ngayon kasi, si Kylie, ayon sa aking source na hindi nanununog at nangunguryente, ay nasa Angeles City sa puder ng kanyang ina na si Lizelle at ng kanyang kapatid na si Queenie sa sister ng kapatid ng mami niya, ni Lizelle. Si Aljur man, ayon din sa aking source, dahil wala naman si Kylie dito sa kanilang bahay, umuwi muna sa kanyang pamilya sa Batangas, kina Daddy Giorgio at Mami Amor. So, natural lamang na halatang halata na nagkakaroon na talaga ng problema. Yung hindi na pagsusuot ng wedding ring ni Kylie, malaking question para sa kanilang mga supporters yun. Pero si Aljur, walang binabago. Andun pa rin ang mga larawan ng asawa niya at mga anak, sina Axel at saka si Alas, sa kanyang mga social media accounts. Suot pa rin niya ang kanilang wedding ring. Walang ipinagbago kay Aljur. Kay Kylie lang nagkaroon ng maraming pagbabago. Sabi ko nga, kuminsan hindi rin totoo yung mga kanta, diba? Sabi, love will keep us alive. Diba? Pero hindi eh. Meron din kasabihan eh. When hunger strikes, love flies out of the window. Sa totoo lang. At dito sa pagkakataong ito, maaaring naghahanap si Kylie. Naghahanap siguro si Kylie kasi may hinuhulugan pa silang bahay. 100,000 naman pala yun. Na si Aljur talaga ang religiously ay nagbabayad. Ang kanilang panggastos, may mga kasambahay sila. Meron din siyempre kang ilangan ng kanilang mga anak na kailangan tugunan. Never, never, never nagutom si Kylie at ang kanilang mga anak kahit nitong panahon ng pandemya. Dahil may mga magulang si Aljur na kapag talagang hindi kaya ng anak nila, nandito para sumuporta. Yun yun. Nakakalungkot lang. Bigla na lang. Sa kawalan lang ng pagkakakitaan siguro nitong dalawang mag-asawa ng problema, o biglang ayan na. At saka ito'y isang relasyon na ipinaglaban nila. Ipinaglaban nila ito. Ang dami-daming humaharang, nangunguna na si Robin Padilla. Pero ipinaglaban nila ito hanggang sa magpakasal na sila noong 2019 o 18. Basta, hanggang sa nagkaroon sila ng dalawang anak, at eto nga, biglang pumasok ang problema ng pananalapi. Natural lang yun, Romel, hindi lang naman si Aljur at si Kylie ang nagkaroon ng issue na ganito eh. Marami rin personalidad na kapag nagkakaroon na ng problema sa pangkabuhayan showcase nila, nauuwi sa hiwalayan talaga ang kanilang relasyon. Maraming ganun. Pero sana hindi muna inilabas ni Kylie sa social media ang kung anumang hindi nila pinagkakasunduan o anumang problema sa pagitan nila ni Aljur. Andiyan na may asawa niya, di ba? Pwede naman niyang kausapin. Pwede rin sila mag-usap na kasama ang kanilang mga magulang. Pero bakit nag-social media agad siya? Yun naman yon. At anong sabi ng mga komento sa social media ngayon? O, kita mo? Naglabas ka na ng retrato ng mag-aama mo ngayon. Ano to? Lokohan? Pagkatapos mong magkwento, maglabas na ikaw hungry for freedom. Eto ngayon, naglabas ka. So, ibig sabihin, okay na kayo. Hindi pa po okay. May matinding problema pa rin po ngayon yung mag-asawa na kailangan nilang upuan, pag-usapan, at kung talagang hindi na talaga sila magkakasundo, mas maganda pa rin na mag-usap sila ng maayos. Yun. Diba? Kasi may dalawang batang involved dito. Kaya nga, marami din naglalabasan na sabi na hindi pa daw kasi hinog ang pag-iibigan nila dati nung nagkaanak sila. Na ngayon nila nararamdaman na parang hindi pala sila sa isa't isa, parang ganon. Kasi kung dahil nabuntis si Kylie, di ba, na kaya sila nagpakasal. Pero kung dapat daw pala,
uminog muna ang pag-ibig bago sila nag-desisyon magpakasal. Parang at tuloy, ay kukumpara sila ngayon kay Vin at saka kay Sophie. Di ba? Masayang sila ngayon. Ano, masayang-masaya ngayon at malapit nang magluwal ng kanilang panganay si Sophie Albert. Na pagkukumpara tuloy ngayon. Pero alam mo, pareho lang din naman ang kanilang kasaysayan eh. Si Kylie at si Aljur naghiwalay noon. Nagbalikan. At yung pagkakataon na yon nagkaroon, nagdalang tao si Kylie, kaya sila nagpakasal. Si Vin at saka si Sophie, matagal din silang magkarelasyon, biglang naghiwalay. Tapos biglang nagbalikan. At ngayon nagdadalang tao at manganganak na nga si Sophie. Pero wala tayong nabasang anuman. Walang naglabas sino man kina Vin at Sophie tungkol sa pinagdadaanan nilang problema. Kaya kung minsan talaga, o hindi lang minsan, dapat madalas, nag-iisip ang mga may hawak na makina kung kailan sila pipindot at ilalabas ang problemang personal nila. Dapat malinaw sa kanila yon, na hindi ang mga tao sa labas ang makatutulong para tagpian ang kung anumang napunit nilang relasyon. Silang dalawa lang. Not even yung mga parents nila. Diba? Not even yung mga super close sa kanilang tao. Silang dalawa lang talaga. E paano ko isinapubliko mo pa? Di ang dami nang makikisaw-saw dyan. Ang dami nang makikialam. Kaya nakakapanghinayang ito eh. Nakakapanghinayang itong relasyong Aljur at Kylie dahil naging saksi tayo kung paano nila itong ipinakipaglaban. Sayang na sayang. At kahit alam natin na may problema sila ngayon, yung pera nga, dahil pinabubulaanan ng aking source, yung tungkol sa babae. Wala, hindi nang bababae si Aljur. Walang ganong issue. Pera, totoo po, meron. Ayan, at siguro naman na hindi ako maiiwan sa gitna ng laban sa pagsasabi ko na may problema talaga sila sa pera, sa kanilang kabuhayan. Yun, sa totoo lang. Pero sa kabila nun, harinawa, maging maayos pa rin ang relasyon nila, maipaglaban pa rin sana nila.